Dapat mahalin mo yung sarili mo. Hindi lang sarili yung aalagaan mo, kundi yung mental health mo din talaga. Alam mo yung simula pa lang nung pandemic, ako lang mag-isa sa bahay. Tapos kasama ko yung 3 dogs ko. Sobrang hirap kasi, 'di ba? Wala kang kasama, malayo ka sa papa mo. And yung training nyo pa through Zoom lang. So parang syempre, oo, okay lang yung ganong setup, pero kasi pag tinamaan ka na ng anxiety, kung ano-ano na yung papasok sa isip mo, like paano pag wala ng volleyball, anong gagawin mo? Paano ka kukuha ng, saan ka kukuha ng stable income mo? Tapos maraming what ifs. Nung talagang 2020, talagang sinubukan ako ng tadhana na to the point na muntik na akong mag-suicide. Tapos umuwi si Papa from Cebu to Manila kasi nga nalaman niyang mag-suicide ako na parang paayoko na. Yung ginawa ko lang from my house to church, tapos to the point na parang may nakakita pa sa akin na isang fan na naka-uniform siya ng favorite team niya. Tapos umiiyak ako doon na nakaluhod sa harap ng simbahan. Kasi hindi ko na nga kaya. Sabi ko, o nga no, masyado akong hard sa sarili ko. Parang sa game lang yan eh. Na masyado, bakit kailangan mong masyadong hard sa sarili mo? Kung ang sarili mo din yung makakatulong sa yung ganon, hindi talaga, kailangan mo din talagang mahalin yung sarili mo. Hindi yung magiging magagalit ka kasi nagkamali ka ng ganito or kung ano nangyari. Once na pag napaligiran ka ng mga taong maayos na sobrang, alam mo yung to accept who you are talaga, parang dun mo din mapapalish yung pagiging kung ano yung meron ka. Kapag dating kasi sa tatay ko, sobrang hina ako talaga. Tsaka deserve niya kung anong meron siya ngayon kasi nga sa akin niya sinakripisyo lahat. First time ko siyang nabili ng ano, ng mamahaling. Sabi niya sa akin, "Nak, thank you." Parang dun nga na parabang oo nga ano na paggaling pala sa tatay mo, sobrang kahit sino na family mo na sobrang sarap sa pakiramdam kasi naibibigay mo yung gusto niya. Sabi ko, nung nakikita ko yung tatay ko, na doon ako parang siguro na naging strong kahit bata pa ako. My final words to those people struggling their mental health. Kailangan nyo lang tanungin yung sarili nyo kung bakit kayo nag-umpisa. Kasi from there, pag tinanong nyo yung sarili nyo, tapos maalala nyo yung nakaraan kung bakit nyo ginawa to at ganyan, mag-flashback lahat ng paghihirap nyo. So once na mag-flashback lahat ng mga pinagdaanan nyo, dun kayo mas lalong magiging strong. And then, mas lalo kayong ma-inspired to overcome sa lahat ng bagay.